Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel again. Late upload po ito, birthday party pa ito ni Tita Annabelle, but of course, iba naman ang angulo at iba naman ang subject. Tungkol naman to kay Dieter Ocampo na for the first time nakita nga namin sa isang event, sa birthday party ni Tita Annabelle Rama. Of course, nandun si Dieter because naging kaklose niya si Richard Gutierrez na nagkasama sila sa The Iron Heart. So, ayan. At na, kaya yun, present siya sa birthday party. But anyways, ang dami pa naman ng video kong ito. Kaya lang nga, hindi ko kasi nakachikan si Dieter dyan sa party ni Tita Annabelle. Although, hindi naman talaga pwede mag-interview. Although, again, marami kaming kakilala or halos lahat nga nakakilala namin ay nakakausap namin, nakakakwentuhan namin. Kahit nga yung mga executive dati ng GMA7, or kahit yung sa ABS-CBN, they have, nagkaroon sila ng time makipagkwentuhan. So, ayan si Direk Lauren Jogi kasama ni Dieter Ocampo. Ito yung time na, lumapit na si Dieter kay Senator Robin Padilla. At sa mga, ayan si Congressman Dan Fernandez, at iba-iba pa. Ito yung table ng mga action stars. So, ayan, nakipag-usap. Hindi ko siyempre, si Dieter ay iba na ang mundong ginagalawan. Of course, siguro may acting project pa rin katulad ngayon sa The Iron Heart, pero alam naman natin nasa Philippine Coast Guard auxiliary commander, yun ang kanyang position sa ngayon doon. So, basa-basa ko, ayan, kausap niya si Congressman Dan Fernandez na isa ring artista, of course, kilala natin siya. Ayan sila Mr. Panelo, si Kuya Ipe, si Philip Salvador, si Cesar Montano. Ako natutuwa ako sa kanila kasi they have may effort talaga yung mga action star na makapagkwentuhan. Like si Congressman Dan, nung first time niya ako nakita, tinuro talaga niya ako at yun. And then ganun din sila Cesar, nung nirequestan namin na magpicture with Sunshine, hindi naman nagatubili at laging masaya lang. So lalo na si Kuya Ipe na nagsasabing nami-miss ko na kayo kasi medyo matagal din siyang hindi na namin nakikita dahil hindi nga siya gumagawa ng mga, wala siya masyadong showbiz project. Talagang iba ang kanyang buhay sa panahon ngayon. Pero ito nga, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila Robin at Dieter. Pero, ayan, marami lang ang nagtatanong kasi sa MC nagpapalitan, nag-exchange some numbers sila kasi nga siguro may mga future projects silang pwedeng pagsaluhan kasi nga si Robin naman ay 'di ba katulad nga marami siyang mga gustong mangyari, marami siyang gustong gawin. Remember the Eddie Garcia bill na nagpa-dinner si si Senator Robin? Inimbita niya lahat ng mga malalaking artista at dumalo naman at nag-usap-usap sila tungkol dun sa Eddie Garcia bill na yun. Ngayon ko lang na-realize yun, ang Eddie Garcia bill pala yung para sa mga taga-showbiz ngayon na hindi na pwede yung dating gawi na 24 hours nagatrabaho artista. Talagang pinaka-ano na yung 14 hours. Of course, as political officer talaga, anytime na kailanganin ni Robin si Nacho Montenegro ay nandyan lang siya just to, para at least natatandaan man lang kung ano yung mga dapat pinag-usapan at the time. Ako gustong-gusto ko yung table na yun. Can you imagine, nagsasama-sama yung mga malalaking politiko mga artista. Mamaya, meron silang picture na kasama naman si Senator Bong Revilla. So, ako si Senator Bong Revilla, kahit saan, kahit kailan, kahit saan mo siya makita, babatit, makikipagkwentuhan. Ganon din si Robin Padilla, talagang very accommodating. At talagang yung parang lagi niyang namimiss ang mga taga-showbiz. Although, alam naman natin na si Robin ngayon, mas madalas niya pa yatang nakakaharap ang mga news beat kaysa sa showbiz. So, pero every time na makikita niya ang mga taga-showbiz, sobrang happy siya, sobrang enjoy. Guys, pasensya na kayo sa boses ko, ganito talaga kasi alam niyo naman, uso ngayon ang ubo at sipon. Hindi na talaga maiwasan yon. Pero anyways, ayan. So, ako nanginahing lang kasi hindi namin nakakwentuhan si Dieter Ocampo. Gusto ko pa naman tanungin talaga sa kanya. Kasi, to be honest, si Dieter kasi talagang kachika din naman ng showbiz press nung active pa siya. Talagang isa-share rin naman sa mga mapi-PR. Marami siyang kakilala. Kilala rin naman talaga niya halos lahat. At talagang, dumating si Senator Bong Revilla. At si Congresswoman Lani Mercado. Pero para siguro si Dieter ngayon lang uli siya nag-a-attend ng mga showbiz events. So medyo naninibago. Nagbago talaga ang mundo niyan. But anyways, I'm sure naman mag-aano rin yan. Kumbaga ngayon, kumakamada lang, nakikiramdam lang. But eventually, alam naman natin na
babawi at babawi sa mga susunod. Kaya lang nga, sayang sana nakipagkwentuhan siya sa press kasi yun lang sabi ng isang press na kasama ko dyan. Parang ayaw daw makipag eye to eye ni Dito Ocampo. Ayaw, parang yun, kulang sa ganun. So, ibig sabihin parang umiiwas siya yung hindi, ayaw makipagkwentuhan, ayaw magpa-interview. At okay lang naman kung ayaw magpa-interview, wala namang problema. Pero sana sa mga picture taking or video or konting ganyan-ganyan, sana nakukunan. So, ito isa sa mga gusto ko na siya mismo nakikipag-selfie sa mga action stars, mga veteran stars. Kasi, to be honest, mabait naman si Dieter Ocampo even before nung active siya sa showbiz. Wala akong maipin sa kanya. Masarap siyang chikahin din noon kasi very, ano naman yan eh, accommodating doon. Nagbago lang ngayon, nanibago lang siguro ang showbiz, ang mga, ang press na nandyan. Or siguro, si Dieter din mismo, baka nga ganon. So, katulad yan, o diba, baka nga ganon yung hindi niya na alam kung paano pa i-handle yung mga interview sa ganyan. At siguro, hindi niya na alam kung paano itatanong, kung ano pa yung mga the usual tinatanong. Pero ayan, no, diba, mabait naman siya sa mga bisita, nagpapapicture. Kaya lang, well, yun lang, basta masasabi ko lang, gwapo pa rin si Dieter Ocampo ngayon. Hindi siya para talagang tumatanda. Napakatagal niya na sa... Napakatagal na rin naman niya sa showbiz kung tutuusin. Pero talagang, sabi nga may pagka-vampire, may pagka-Dracula. Kasi hindi rin nagbabago. Kasi, ayun, totoo naman. Although, may siyempre, makikita mo yung content na nag-age. Pero, hindi katulad ng ibang kasabay na sobrang tanda na, diba? But anyways, kasi, like si Piolo Pascual, pag nakita mo ngayon, ganun pa rin naman. So, nagkakaedad pero talagang gwapo pa rin. Naalagaan ang mga sarili. Ang mga ano, ganito lang, kung gusto nyo magstay sa showbiz, alagaan nyo talaga ang sarili nyo, ang itsura nyo. Bukod siyempre, husayan nyo ang pag-arte para mas bong!